Hello there mga nini! Welcome back to my channel! Isa na naman bongga at maningning na video ang gagawin natin for today. So enjoy and be inspired mga nini! Today's video, mga nini, tayo ay mag-review ng pang rebond. Ito ay ang Lightness Melt Rebonding. Kaya, itatry natin nini ito sa ating client dahil hindi ko pa ito nasubukan sa aking salon. Kaya, nini, ito ay Lightness Keratin. Ibig sabihin, Melt Rebonding, pwede ito sa mga color treated hair. Mayroon siya isang brand nito nini na Lightness, ay yung may ginger scent. Yun ay na-try ko na para yun sa mga kinky hair or yun talagang mga virgin hair. So ito muna yung gagamitin ko mga nini. Never ko pa talaga itong nagamit, kaya we'll find out later mga nini kung mapapaganda talaga niya ang makapal na buhok ni client. Pero bubuksan muna natin siya nini at itetest muna natin ang kanyang mga ingredients kung mabaho or mabango. Check muna natin ang number 1 nini. Amuin muna natin siya. Medyo ma-chemical siya nini. Alam niyo naman ang strengthening number 1. Mayroon siyang impact sa ating ilong. So, ma-feel mo talaga na iba yung klase ng chemicals niya. Masyado siyang matapang para sa akin. And then, yung number 2, mga nini, ito ay ang kanyang neutralizing cream. Aamuin din natin ito nini. Ito yung medyo less ang chemicals niya nini. So parang amoy milky siya, less yung ano niya, yung formula niya dahil siguro ay neutralizing cream na siya mga nini. Kaya i-check talaga natin ito mamaya nini sa ating client. Kaya i-reveal natin ang ating final look. Kaya keep on watching mga nini. Ito po ang hair texture ng buhok ni client mga nini. Wavy, dry, at hindi lively. Gagamitin na natin ang Lightness Melt Rebonding. I-review natin siya mga nini. Kaya keep on watching kung paano natin pagandahin ang buhok ni client. Gagamitin natin mga nini ito ang Lightness Keratin Milk Rebonding kasi first time ko itong gamitin, so buksan na natin. Number 1 mga nini and number 2, so ito muna ang gagamitin natin. Tamang amount lang mga nini ha, huwag masyadong sobra. Pagkulang, kuha tayo dito ulit. Stay tuned. Start na tayo mag-apply mga nini. Pag nag-a-apply mga nini, always 1 inch from the scalp. Huwag niyong idikit sa anit. Dahil may regrowth siya mga nini, hanggang dito na sa my color. So dito muna tayo mag-concentrate sa my itim. Ipababad natin ito ng 35 minutes dito sa my itim o yung regrowth part ng regrowth niya bago natin ibaba mamaya itong my tulay.
Tapos na tayong nagbabad nini ng strengthening cream. Ibababad lang natin ito ng 45 minutes or isang oras kasi masyadong makapal ang buhok niya para perfect po ang ating pag-re-repant. Yan. Then after 45 or more, ibababa natin mamaya ang gamot. So 15 minutes lang po dito sa baba. Keep on watching mga nini! Welcome back mga nini! After 45 minutes, magre-reapply na tayo ng strengthening cream. I-sprayhan natin mga nini yung part dito kasi mabilis siyang masunog. Kaya ang gagawin natin, reapply natin ulit yung gamot dito sa taas and then susuplayin lang natin pababa para mapadaanan yung part na hindi natin nalagyan ng gamot kanina. So, ganyan mga nini. Then, sprayhan natin yung dulo. Ganyan. Kasi pag hindi natin sprayhan ng water, ang tendency nun, mga nini, ay mag-dry. At pag nag-dry, mahirap na siyang gamutin. Nag-dry ang dulo, ang kailangan nun ay gugupitin. Or if nag-dry mabuti nini, pwede nyo siyang i-treatment para mawala ang dryness ng gamot sa buhok niya. Yan. Continue spraying mga nini. Napapansin nyo nini, hindi na ako nag-gloves kasi gusto kong ma-feel yung texture ng hair niya. Gusto kong madama kung saan pang parte ng hair niya ang hindi nalagyan ng gamot. Para madali din siyang i-massage mga nini. Ganyan. Massage natin yung cream para ma-absorb ng buhok niya ang gamot. Ganyan. Then, spray mga nini. Dalawa na natin siya nini, na-strand test ko na siya, effect na siya nini, at ginurasan ko talaga nini ang kanyang buhok. So, i-wash na natin nini ng mabuti. Well, proceed mga nini sa neutralizer number 2. Lagyan lang tayo ng exact amount mga nini. Yan. And then, lalagyan natin siya nini ng treatment. Ito yung Sakura. Napakaganda nito nini sa mga rebonded hair. Yan.
hahalo lang natin. Kailangan nini super halo nini ha. Para well distributed sa kanyang buhok. Ayan. Haluin lang natin mabuti. At ang paghahalo nini dapat pa ganyan. There you go. Yes, mga nini, after 5 minutes, pinahinga muna natin ang hair ni client para mawala ang init, mga nini. Then, mag-a-apply na tayo ng treatment at saka neutralizer. Ayan. Final result, finished product ng lightness. Super shiny mga nini, and nawala na yung kanyang mga tangles at dryness. Naging lively na ang buhok niya. Super kapal nini, manageable na, and silky na mga nini. Naging maganda ang result, naging maganda ang outcome dahil sa lightness milk rebonding, mga nini. Super nagustuhan ko siya kasi yung cream niya nini, habang ina-apply ko sa client, yung strengthening niya ay hindi siya sticky. Normal lang siya na cream, mga nini. At nakita nyo naman, kinamay ko talaga para madama ko ang buhok ni client. At mamassage ko na rin yung mga party ng buhok na hindi ko nalagyan ng strengthening cream, mga nini. Yung ang tips ko sa inyo, mga nini, kapag kayo ay nagre-reband, pag kayo ay nagre-reapply, pwede nyo na itong kamayin nini para yung lahat ng parting hindi nalagyan ng cream ay malalagyan nyo, at at the same time, pwede nyo itong i-massage from roots to ends, mga nini. Careful lang kapag nagre-reband, kapag may color yung buhok ni client, huwag muna lalagyan yung part na yon. So, kailangan pag may regrowth siya, yun muna ang lalagyan nyo ng cream at mahuhuli yung pinakababa ng buhok. At kailangan nyo itong isprayhan ng water para hindi ito madry at masunog. Ayan, mga nini.
So far, nagustuhan ko siya, yung strengthening cream niya, okay sa akin, although may impact siya sa aking ilong na medyo mapapa, parang chemicals, ganun, nini. So, okay lang yon, lahat naman ng pangriban ay may ganung amoy na matapang kasi dahil sa kanyang strengthening power, nini. And yung number 2 niya, mga nini, mabango siya at milky, mga nini, mabango ito, compared doon sa isang brand na lightness, yung para sa mga kinky hair, nini. Ito, para sa aking mga nini, bibigyan ko ito ng 5 stars, mga nini. Naka-line up na ito sa aking line of beauty products sa aking salon. Kaya gagamitin na natin ito sa ating susunod pang mga client. Kaya gamitin nyo na ito, mga nini. At maire-recommend ako ito, mga nini, sa mga kapwa ko, mga hairstylist, para matry nyo ito. At napakaganda talaga. Nagbibigay ng glow ito, nini, sa mga buhok ni client. Nagiging soft, smooth, at nagiging shiny. Kaya sabihan natin si client, after washing, mga nini, sundin yung instruction natin. Sabihan din natin sila kung kailan sila pwedeng maligo. 2 or 3 days effect na yun, mga nini. Depende sa gusto ni client. Kung gusto niyang maligo, kinabukasan, okay lang yun. Basta sundin yung instruction na 24 hours bago sila maligo. Para nini, kapit talaga yung mga niligay nating neutralizing cream or yung treatment sa kanilang buhok, mga nini. So that's it, mga nini. Thank you, Desiree Pidan, sa ating client for this video, mga nini. Thank you, Desiree Pidan, at bumalik ka ulit sa aking salon. Salamat sa iyo and salamat sa Lightness Milk Rebonding, mga nini. Napakaganda ng result. Naging fresh client at nagustuhan talaga niya, mga nini. So that's all for this video, mga nini. Please do like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bongga at nakaka-fresh na videos ko. Isang maningning na paalam, mga ninis!